Gumising ka na! Nandiyan dito na ako! Anong ginawa mo sa kanya? Wala kang kasing sama, Victoria! Malis na tayo dito! Sheila! Tugyan! Huwag ka na mag-aksaya ng panahon mo! Eh, wala namang base sa akin ang iyong batong malo! Hindi naman akong iyong ina! Baka nakakalimutan mo! Pamangkin lang kita! Halika na! Halika, kunin na natin siya, Ron! Halika na! Sirena. Pero, paano mo gagawin yon? Paano mo ipapaliwanag sa mga tao? Meron ako mga pamilya sa lupa. Meron din ako mga kaibigan. Sigurado naman ako na hindi nila ako itatatwa. Pero Isabel, iba ang lugar ninyo dun sa lugar ni Victoria. Oo nga. Hindi niyo ba nabalitaan yung ginagawa ni Victoria sa mga taong bayan? Bakit ang ginagawa niyo? Ginagamit ni Victoria yung kapangyarihan niya. Ano maging sunod-sunuran sa kanya yung mga tao mo? Sama talaga ni Victoria mo. Alam niyo, yung hindi ito nang sana si Isla. Hindi tayo nahihirapan ng ganito. Tayo! Tayo! Ma? Ano akong bulakin? Ikaw para kang... Ano pa yung parents ko kung makapagdano, napaka-strict mo? Ang gagaling! Bakit ngayon ka lang? Lagi ka na lang wala! Ayun, sinusunda ko si Marina. Di ba yun ang utos mo? Ayun, tinutukan ko siya kahit saan siya magpunta. O, nandyan ako. Tsaka, mabuti na rin yung wala ako dito. Para kung anong mawala, o, wala ako. Basta, ganyan, malinaw. Anong ibig mong sabihin? Simple, may traitor dito. Sino? Ha? Si Alice? Oo, ikaw nagsabi niyan ah. Ay! Ikaw ang nagsabi nun! Ah, ano ba yung huling pangalan binanggit mo? Alice! Oo, ikaw ang nagsabi. Hindi ko maintindihan! Ano ba yun? Ano yun? Basta, ako sasabihin ko na yung totoo ah, pangkahan na to ah. Oo, basta nakita ko lang siya. Ano? May hawak siyang bato! Sus! Bato! Bato, ano pang hinon? Karami-raming bato dyan! Bato na galing sa kwintas mo! Oo! Sige, bilangin mo. Bilangin mo, tingnan mo. Kula! Kula na isa! Nung minsan, isa na yun. Tapos ngayon, isa na naman. Paano nangyari yun? Ha? Ay, makutubong. Ano mo naman? Nakaw, kahit nakandado pa tong bahay mo, nakarehas, at kung ano-ano pang mga ilalagay mo dyan, kung talagang gusto niyang magnakaw, gagawa ng paraan yun. Lagot sa akin yung Alice na yan! Humanda ka, Alice! Temper na temper! Oops! Temper, cool down, cool down, cool down! Ikaw naman, walang mangyayari sa ganyan-ganyan mo. Ay, itong ganun, ang maganda niyan, hulihin mo sa akto! Nakikigil na ako eh! Mali nga yun eh! Pag kinonfront mo yun, hindi din na yun. Sino ba naman magnanako nga amin? Tapos, pag kinonfront mo yun, mag-iingat na ulit, hindi mo siya mabubuking. Mas maganda, punta kang hulihin mo sa akto! Yan! Tama. Marina, Sheila. Bakit ano nangyari? Palaban kami kay Victoria. Huh?
Wala na, ma. Wala na talagang pag-asa na magiging kami pa ni Rog. Naunahan na ako ni Victoria. Nainom ni Rog yung kayong pa. Hindi na apasa ka na dito. Sino bang nandito? Nakakahiya naman. Ano mahiya? Kami lang ng dad kong nandito. At upo ko muna dyan. Sige. Masi. Dali na. Dad! Dad! Yeah? Oh! Oh, there you are. Hey! Hi, how are you? I want to introduce you to somebody really special to me. This is Luna. Hello. Ang babaeng pakakasalan ko. Pakakasalan? Yeah. Good evening po. I'm glad she's not a mermaid. Asun! Asun! Estorbo ko na kayo, ha? Pero pinapatawag kayo ni Victoria. Bakit, Mandik? Anong kailangan? Okay, Esther. Gaspar. Asun. May pagkagawa ko sa inyo mag-asawa. Ano yan, Victoria? Tungkol kay Esther. Pagdating sa tatlong oras, kayo mismo mag-asawa ang papatay kay Esther. Hindi kayo makasagot. Masusunod po, Victoria. Sabihin mo lang kung kailan gagawin namin. Mabuti naman. Dapat hindihan tayo. Halika naman din. Diyos ko! Ano ba yun? Gagawin pa tayong killer? Ano naman pag-usapan natin tungkol kay Rog? Hindi naman sa nakikialam ako, ano? Kaya lang kasi narinig ko yung sinabi niya sa... Na may gusto siya sa akin? Ang sweet, no? Hindi man lang siya nahihiyang aminin sa mga tao. Pero si Randolph, paano si Randolph? Si Randolph, wala na yan, kinalimutan ko na. Kahit nga nakikita kami sa resort, di ko nalang pinapansin eh. Nagtataka lang kasi ako. Parang ang bilis mong nakalimutan si Randolph. Tapos ang bilis mo naman ma-in-love. Eh, ganun yata talaga pag hindi true love. Tsaka di ba may kasabihan nga tayo na para makalimutan mo ang isang bigo, dapat ma-in-love ka ulit. Pero siguro, Marina, hindi mo pa alam yun dahil hindi ka pa naman nai-inlove. Eh, teka muna, nai-inlove ka na nga ba? Kilala ko ba? Kaya nga, siguro nagtatanong ako sa'yo. Dahil hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kaya na ba ni Raj? Oo. Ang totoo nga niyan, sinabi na nga sa daddy niya na papakasalan niya ako. Grabe, no? Hindi pa nga nagpropose. Nauna nang ipagkalat. Paano kung hindi si Raj ang true love mo? Ano? Bakit naman hindi magiging true love? Eh, hindi, kasi diba ikaw ang nagsabi sa akin na kapag hindi true love, hindi magtatagal. Marina, magtatagal kami ni Raj. Sigurado akong siya ang true love ko. Sana nga. Sana nga ikaw ang true love. Hayaan mo, Marina. Ipagdarasal ko makita mo ang true love mo. Sige, alis mo na. Isabel, atin na mo! Ano, lapitan mo na ako. Sabi mo na mukhang iniintay ka niya. Ang hirap ng pakiramdam, Miria. Hindi kasi ako sure sa kanya eh. Ano kung hindi sure eh? Tingnan mo nga, oh, ayan oh, pakatanga. Kasi di ba ba namang itataka pa ngayon kundi ikaw? Alam mo kasi Mirya, simula nung malaman niyang nagsirena ako, ewan ko ba, parang nag-iba siya. Hindi niya nga masagot ng diretso yung mga tanong ko eh. Ano
pakiramdam ko pa nandiri siya sa akin. Ano ka ba, Isabel? Bigyan mo naman ang pagkakataon yung tao. Malo mo, nagulat lang siya. Saka kung ikaw ba naman ang lumabing sa kalagayan niya, hindi ka pa naman magugulat kung ang best friend mo naging Serena. Eh lalo na nililigawan ka pa niya. Ano? Hindi na kausapin mo na uli, lapitan mo na. Ang simple lang ang tanong ko. Nasa si Isabel? Walang gusto sumagot. Come on. What's a big secret? Hindi ko nga alam. Pwede ba yan? Kapatid ka. I'm sure you know something. Wala nga akong alam. Kung gusto mo, tanongin mo lang sa mama. Dumiretso ka na. I did. Inignore lang niya ako. Iniba pa niya yung topic. Si Ninang Esther naman, di din daw niya alam. Tignan mo, hindi nga alam eh. Pwede ba yan? Ikapatid ka. Hindi ka ba nag-aalala? Kasi mama nga ang nakakaalam. So siya lang tanungin mo. Hindi nga niya ako sinasagot. Eddie, sorry. Okay, favor na lang. Ikaw na lang magtanong sa mama mo. I'm sure sasagutin ka na. Leon, busy ako. Kaya pala nagdala ako ng beer para di mo ako matalikuran o iwasan. Rafael, please don't start. How can I start when you always leave? Naghahanap ka lang ba ng away? Huwag ako. Ayoko ng away, ayoko ng gulo. Baka makita ka ng nanay ko. Ayoko ng away, ayoko ng gulo. Umalis ka na. What? Ayoko ng away, ayoko ng gulo. Anong parating sinasabi ni Dugyot? Rafael, please, stop it. Si Dugyot na naman ang pag-uusapan natin. Di ba kinamumuhian mo siya? How come you can't stop thinking or talking about her? She reminded me of her. Ilang taon ko nang sinubukan kalimutan ang mukha niya, ang boses niya. Pero nung makalala kita, hindi ang pet bumabalik. Hindi ko alam bakit. Minagic siguro ako ng ina niya. Parang hindi ko siya makilala sakaling dumating siya. Now you tell me, ikaw ba siya? Sabihin mo sa akin, I don't know if she'd love you or hate you. Sabihin mo sa akin. Okay. Tapusin natin to once and for all. You want to know the truth? Rafael, ako nga si Dugyot.